Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP feeding program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Tawag sa ikakasal, si Marvin Oscar Monsanto Ancheta, 36 na taong gulang, nakatira sa number 359 Tandensora, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jasmine Carciliar Caparida, 33 na taong gulang, nakatira sa number 49 Sampaguita Extension, Payatas A, Quezon City. Sa 24 ng Nobyembre, 2022, sa Santuario de San Vicente de Paul, Tandensora, Quezon City. Si Paul John P. Aguilar, 31 na taong gulang, nakatira sa number 23 Santa Lucia Street, Rosalia Compound, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Clarissa A. Dacanay, 31 na taong gulang, nakatira sa number 9 Upper Lotus Street, Modesta Village, Barangay Santo Niño, San Mateo Rizal, sa 10 ng Disyembre, 2022, sa Santo Niño Parish, San Mateo Rizal. Isang kabanal-banalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinaalalahan ng manapit nang naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo
upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan, maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mga mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ang 32nd linggo sa karaniwang panahon, sa may temang Sumasampalataya Tayo sa Diyos ng Buhay. Habang patuloy nating ipinagdarasal ngayong Nobyembre ang ating mga yumao, ipinaaalala sa atin ng paksa ngayon ang isang batayang katotohanan ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng lahat ng tao sa wakas ng panahon. Sa gayong panahon natin tatanggapin sa dakilang hukom, kahit na sa ating mga katawan ang gantimpala o parusang marapat sa ating naging pamumuhay. Dahil sa ganitong katotohanan, kung kaya tayo'y nagsisikap mamuhay ng tapat. Ipinaaalala rin ito na ang mga katawan natin ay sagrado at sa gayot marapat gamitin para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi para sa demonyo. Ayon sa ating pananampalataya, maaagnas man ng kamatayan ng ating katawan, bubuhayin itong muli ng malikhaing kapangyarihan ng Diyos sa kaganapan ng ating pagkatao, pagkat siya ang Diyos na buhay at hindi ng mga patay. Ito ang pinahahayag natin sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya at kung bakit tayo umaasa sa ating muling pagkabuhay. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Nicanti Shawredi SCJ. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang pagkikiisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Sa paghanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ngayong Linggo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Kaawaan tayo ng makapangyaring Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at kumhadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kaluoban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pananalig sa muling pagkabuhay ay siyang di matinag ng moral na tibay ng kalooban ng 7 martir at ng kanilang ina sa pagbasa para ngayon, upang matiis nila ang masidhing pahirap dahil sa kanilang katapatan sa Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Isa sa mga anak ang nangahas tumayo at nagsalita, "Ano ba ang inyong ibig mangyari sa pagpapahirap sa amin? Matamis pa sa amin ang mamatay kaysa lumabag sa mga kautusan ng aming ninuno." Bago namatay, sinabi ng ikalawang anak ng malakas sa hari, "Kasumpa-sumpang halimaw, maaari mong kunin ang buhay namin dito sa lupa, ngunit bubuhayin kaming muli ng hari ng buong daigdig upang hindi na muling mamatay, sapagkat sinusunod namin ang kanyang mga utos." Ganoon ding parusa ang sinapit ng ikatlong anak. Noong siya'y utusang ilawit ang kanyang dila, ginawa niya ito agad at walang atubiling iniabot ang kanyang mga kamay. Ganito ang sinabi niya, "Tinanggap ko ang mga kamay na ito buhat sa langit, subalit mas mahalaga para sa akin ang mga utos ng Diyos at umaasa akong ibabalak niya ang kamay ko. Pati ang hari at mga tauhan niya'y humanga sa ipinakiti niyang tapat na loob at sa pagiging handa sa pagtanggap ng pagpaparusa nila." Namatay rin ang ikatlong kapatid na ito. Isinunod namang parusahan ang ikaapat sa ganito ring malupit na pamamaraan. Nang mamamatay na, sinabi nito, "Ako'y maligayang mamamatay sa kamay ninyo sapagkat alam kong ako'y muling bubuhayin ng Diyos. Ngunit ikaw, Antioko, ay walang pag-asang mabubuhay uli." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Puon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di madaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, puong sinta, sa piling ko'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig.
kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon akong ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid at mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ipinahahayag sa siping hango sa ikalawang liham ni San Pablo sa mga taga Tesalonica ang kanyang malasakit sa mga nananampalataya. Ipinahahayag din ito ang kanyang hangaring magabayan ng ebanghelyo ang marami pang tao. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat ng tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang ating pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinasabi namin sa inyo. Akayin nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig ng Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Yumao'y siya'y panganay, si Jesus na poong mahal na dapat nating idangal. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo'y hindi naniniwala sa muling buhayin ang mga patay. Guru, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang makaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki.
nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalanin asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling bubuhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi ni sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay napagpatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guru. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. My dear brothers and sisters, ngayong buwan ng Nobyembre ay buwan na inilaan natin upang ipagdasal at alalahanin ang ating mga mahal sa buhay ng pumanaw. No, kaya nga meron tayong box para sa mga names, pangalan ng mga mahal natin na yumao. Sinimulan natin ito sa pagdiriwang ng undas na ating ibig sabihin ay paggalang sa mga patay. At bumisita ang marami sa atin sa sementeryo, nag-alay ng bulaklak at panalangin. At may ilan naman ang nagtirik na lang ng kandila sa tapat ng kanilang mga bahay at maybe sa simbahan. So, brothers and sisters, all these practices, do we really believe? No, naniniwala ka ba sa kabilang buhay? Naniniwala ka ba sa muling pagkabuhay? Kung naniniwala ka, paano mo pinaghahandaan ito? Because, my dear brothers and sisters, marami na, I think meron tayong marami mga kapatid na hindi naniniwala sa pagkabuhay. Pero hindi lamang ngayon, kahit noong panahon ni Jesus, may mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sila yung mga nabibilang sa partido ng mga Sadeseyo. Ayon sa kanila, makakagulo sa kabilang buhay kung ipagpapatuloy doon ang buhay natin dito sa lupa. Kaya nagbigay sila ng halimbawa ng isang babae na nakapangasawa ng 7 magkakapatid sa pag-asa na magbibigay siya ng anak sa isa sa kanila. Kung may muling pagkabuhay, sino sa 7 naging asawa niya ang magiging asawa niya sa kabilang buhay? So, of course, no, they ask, first of all, kasi hindi sila naniniwala sa pagkabuhay. Ikalawa, they wanted to test Jesus. But sabi ni Jesus na ang mali nila ay ang pag-akala na ipagpapatuloy lang sa kabilang buhay ang kalagayan natin sa buhay na ito. Iba na ang muling pagkabuhay, mga kapatid. No, it is not as we see now or what we experience. This is a temporary, this is a physical reality. We are talking about spiritual reality. Kaya nga, iba na talaga ang muling pagkabuhay. Magiging makalangit na tayo tulad ng mga anghel. Mawala na ang maraming limitation ng ating katawan ngayon, no? Ang ating kahinaan, ang ating mga karamdaman, ang ating katandaan. Kaya nga sinabi ni San Pablo,
na hindi pa sumasagi sa ating kaisipan kung ano ang inihanda sa atin ng Diyos sa piling niya. Hindi natin alam, pero nakakasigurado tayo na iyan ay mabuti sa atin at magiging masaya tayo doon, walang hanggang kasiyahan. So brothers and sisters, of course, no, our imaginations at our perspective is limited. Limitado talaga. Hindi natin comprehend ano mangyayari at ano ang langit at kaharian ng Diyos. Kaya nga maraming beses na sabi ni Jesus, no, sa pamamagitan ng mga talinghaga, ang kaharian ng Diyos, ganito, ganito. Kasi we cannot comprehend. Pero surely hindi na ganitong reality. It's not like this, no? The world and then everything, buildings, are, no, hindi na ganito, mga kapatid. So, but there is assurance of happiness, eternal happiness, eternal peace in the kingdom of God. But maaari nating tanungin, ano kung may kabilang buhay? No? Ano ang makagawa niyan sa buhay natin ngayon? Meaningful lang ba ang muling pagkabuhay ang pag namatay na tayo? No? Yes, okay, if there is that, let it be. Because maybe it's only after our death we experience. So what is now? Why do we need to talk about it? Why do we need to discuss or reflect about it? Mga kapatid, pinapakita sa ating unang pagbasa sa aklat ng mga Makabeo na ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga problema sa buhay na ito. Kasi this belief, no, this faith in the resurrection, in the life after, gives us strength, gives us courage, gives us perseverance, no, sa gitna ng mga kahirapan, mga kadiliman, or mga problema, mga challenges, struggles, crisis we experience. No, ganito ang experience ng mga maraming mga saints, kahit ang patron natin, no, si San Lorenzo. No, simple lang tao, katulad natin, simple nga tao, isang ama, isang asawa lang, isang sacristan lang. Pero, no, inialay niya ang kanyang buhay, and then sabi niya, even if I have 1,000 lives, ialay ko sa Panginoon. So my dear brothers and sisters, saan galing itong lakas, the strength, the courage? Because of his faith, his trust that there is the resurrection. Kaya nga, he was able to offer his life. Ito mga kapatid, that's why the belief, the faith, hindi lamang just, no, we superstitious belief, but this is the reality. If you really believe, then you will really have, you will find grace, strength, and then also guidance in the midst of these confusions and problems. Kaya nga, my dear brothers and sisters, the heaven, the eternal life, ang life, no, ang muling pagkabuhay, or ang buhay sa kabilang buhay, magsimula ngayon, today, ngayong panahon. No, we shouldn't wait until the end. No, we do not think that only it happens after our death. Kaya nga, kailangan natin, no, check natin ang mga life, no, ang mga priorities sa buhay natin, ang mga preparations, anong pinahahalagahan mo sa buhay mo araw-araw, saan mo ginugugol ang iyong panahon, talento, kayamanan, or ginagamit mo lang ba ito sa sarili mo lamang para sa this only, this life, or the life after? Kailangan natin tanungin. Kailangan natin, you know, na suruin natin. Na because it starts here and now. It doesn't start only after our death. It starts here and now. Mga kapatid, ang buhay natin ay lampas sa buhay ng mundo. May buhay pagkatapos nating mamatay. No, this is our belief. May buhay na walang hanggan. So, ngunit pinaghandaan ba natin ito? Baka mali ang ating pinaghandaan. Mabuting mag-ipon para sa ating pagtanda. Because we believe, no? No, sana all of us live long life. Kaya nga, mag-ipon tayo, mag-invest tayo, at mag-save, at bibili tayo mga lote, at mga ibang mga bahay, at mga, because we, our plans for the future, maybe pagkatapos ng retirement, or after maybe 10 years, or after 5 years, after graduation ng anak ko, siguro I will start doing this.
So then maybe mabuting meron tayong health at life insurance. No, nga this is also investment because hindi natin alam anong mangyayari. So pero mga kapatid, kung naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan, hindi ba dapat din natin pinaghandahan ito? Hindi ba dapat insured din tayo para sa kabilang buhay? So what are we doing? Ano po ang mga preparations natin para sa kabilang buhay? Do you have savings? Mag-ipon ba? Nag-ipon ba kayo para sa kabilang buhay? May baon ba kayo? What do you have for the life after? So, because it starts here, my dear brothers and sisters, kailangan na nosuruyan natin, tanungin natin, check natin na ano ba ang mga insurance sa atin para sa kabilang buhay. Mga kapatid, sabi ni Stephen Covey, I think we know that one of the famous writer in his famous book, Seven Habits for Highly Effective People, no, he writes, always begin with the end in mind. No, nga sana, no, nga we always start that our focus is our goal. No, what is our goal? We begin. So our goal is, my dear brothers and sisters, of course, ang katapusan natin mga Kristiyano ay hindi kamatayan. No? We know death is not the end for us. Bakus ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Ang kamatayan ay pintuan na dapat pasukan ng lahat upang makarating sa kabilang buhay. Ngunit ang makapiling ng Diyos ay laan lamang sa mga taong naging tapat sa pagtupad ng kanyang kalooban nung sila ay nabubuhay pa dito sa lupang ibabaw. So, hindi lahat ng namatay ay nakakarating dito. Kasi, wala silang savings, wala silang insurance, wala silang baon, mga kapatid. Because their focus is only here and in this world. Kaya nga, wala silang time para sa Diyos, para sa simbahan, para sa pagdasal, or para sa mga doing something good, or caring for our brothers and sisters. People live selfishly, self-centeredness, and then no sarili lamang, and then so they will not enter, hindi sila makapasok sa langit. No, it's a tragedy, no? Tragedy. It's not God is punishing, it's our choice. Ito ang choices natin mga kapatid, because God wants, no, ang gusto ng Diyos ay lahat tayo, no, lahat tayo makapasok sa langit. Sana we all have this eternal life. Ito ang kalooban ng Diyos. But it also depends on our choices, on our daily life, our priorities and our preparations. Kaya nga mga kapatid, ang paalala sa atin ngayong itong Linggo, mga readings, at also ngayong Nobyembre, itong mga our beloved departed brothers and sisters, ay habang may buhay pa tayo, ay sikapin natin natin mabuhay ng mabuti at umiwas sa masama. So let us start here and now. Let us start now, my dear brothers and sisters. Kaya nga gamitin natin ang oras, kakayahan at kayamanan, ang time, talents and then treasure upang mabuhay ng tama at makatulong sa ating kapwang nangingilangan. Pag-isipan natin ang huling hantungan. Always have this end in our mind. At ang makapiling ang Diyos at hindi tayo makakamali. Magkaroon tayo ng foresight sa ating buhay Kristiyano. So mga kapatid, ang undas ay pagkakataon upang gamitin natin ang ating talino sa pagpili ng tama at mabuti. Sana when we visit our brothers and sisters sa cemetery or when we are praying, sana they remind us that we will die. Death is certain. Mamamatay tayong lahat. And then, that's why it also must help us to choose wisely. Sana maging matalino tayo, mga kapatid, sa araw-araw na buhay. Nga matuto tayo sa mga unang natudas sa atin, no? Kasi they are una lang sila sa atin because we will follow them. So, tandaan natin na ito ay pag-alaala at paalaala. It is a remembrance at also a reminder. Pag-alaala sa mga patay at paalaala sa ating mga buhay.
Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroana ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon ng pagmamahal ng Diyos at ng ating pananampalataya at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon para sa mga nabubuhay at mga yumao. Tugon natin ay, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa angkan ng lahat ng sumasampalataya na matatagpuan sa buong mundo, nawa lagi silang magbigay saksi sa kanilang pananampalataya sa muling pagkabuhay sa paraan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat nating pinunong espiritual, nawa makahango sila ng lakas sa mga martir ng matandang panahon para sa paglabanan ang mga kaharap na pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga di naniniwala sa muling pagkabuhay, nawa pag-isip nilang ang buhay natin sa lupa ay may kahulugan lamang kung tatanggapin natin sa Diyos ang angkop na gantimpala sa ating mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga nagsisikap, para sa katarungan at kapayapaan sa ating bayan at sa iba pang panig ng mundo, nawa magpatuloy sila sa mabuting gawa kahit nawala silang inaasahang tulong. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga nagdurusa at malapit nang lumisan sa mundong ito, nawa manalig sila ng tapat sa walang hanggang awa ng Panginoon habang tumatanaw sila ng kanilang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang mga kahilingang ating inaalay para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon, ang buhay namin naway maging angkop sa pananalig namin sa muling pagkabuhay. Nawa mabuhay kaming laging kasama mo. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Oh.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambanayan niyang banal. Ama naming lumikham, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglakak sa amin ng katiyakang nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso ay magkaroon ng kami.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklor sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng Jose ang asawa niya. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwangnawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Thank you.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanaw namin utang na loob ang banal na pagkikinabang at inululuhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kaniyang tinitigip ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa mga yumao. Panginoon naming Diyos at Ama namin, kayo po ang dahilan ng aming pagsilang. Kayo po ang dahilan ng aming pag-iral, sa inyong galing ang aming hiram na buhay. Sa alabok kami nang galing, at sa alabok din naman kami babalik. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo, Ama, at nagmamakaawa na kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming namayapang mga kamag-anak. Sila na pumanaw sa mundong ito ay nananatili na sa iyong mga kamay. Amin pong dasal na kupkupin mo sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. At hugasan mo po ang anumang mga karumihan upang sila ay maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo sila mula sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu. At makapiling nila ang iyong kaluwalhatian at kadakilaan at pag-ibig na wagas. Amen. O Panginoon, nawa ay pagkalooban ang kanilang kaluluwa ng walang hanggang kapahingahan. At sikatan nawa siya ng iyong walang hanggang liwanag. At mahimlay nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga paalala. Una, mayroon po tayong second collection, tulong para sa mga mission partners ng ating diocese. Ikalawa, ang Mass Corp ay may special offer sa atin dito sa parokya na pwede nating suportahan. Ang Wakanda Forever Movie Special Package of 5,000 para sa mga sponsors na may kalakip na ticket na 5 regular seats at 2 reclining seats. Ang movie po ay gaganapin sa November 9, 2022 at Trinoma Mall, Cinema 5, 4 p.m. Ang proceeds po ng movie ay mapupunta sa ating parokya para sa mga bata at pamilya na nangangailangan ng ating tulong. Para po sa mga karagdagang detalye ay makipag-ugnayan lamang po sa ating parish office. Panghuli, para sa inyong love offering, maaari po nyo itong ipadala via GCash or i-deposit sa Metro Bank or maaari ring personal na ibigay sa ating parish office. Naka-flash po sa ating screen ang GCash QR code, Metro Bank account details at ang mga numerong maaari ninyong tawagan
upang makipag-ugnayan sa ating parish office. Ang ating parish office ay bukas mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. After Mass, wala tayong recessional song, but we'll play silent music because meron tayong mga relics, no? So we can, after the Mass, we can stay a few minutes and pray for our personal intentions through our saints. Please. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyaring Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.